Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meishang Ame from Japan. Kabayan Cancer, this reading is for you. Ano ba sinasabi ko? 24 hours? 48 hours? Something ganun. Okay. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga pangkong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba na puso ninyong mga comment sa hashtag kasi resident. Keep comment na mga kabayan ng iyong energy is nang iwan dyan. Pati pangalan niya, binabasa ko. Baka ko lang yung energy niyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me para po sa personal reading. This is a general reading. Tatandaan niyo, general reading po. Okay? Hindi po personal reading. At marami po kayong energy sa mundong ito. Okay? Kuha niyo lang talaga yung sa inyo at itapon ang hindi na para sa inyo. Use your own intuition. Lawakan natin ang isipan, ano? Medyo gamit-gamit din minsan, no? Huwag masyadong dibdiben. Kasi marami talaga kayong marami kayong energy sa mundong ito. Okay, huwag masyadong maapektuhan, no? Kung hindi nyo gusto yung reading, pwede nyo hindi tapusin. Okay? Salamat po. And then, may mga... Okay. May mga choices in life, no? Sa nakita ko sa'yo. Okay, and then... Iba siguro dito, nagkakaroon na kayo ng mga new love or may mga gusto na kayong gawin sa buhay nyo, no? Nagkakaroon kayo ng curiosity with it comes sa ibang bagay eh, sa nakikita ko dito. Medyo pinag-aaralan nyo pa ito, no? Maaring may nakilala kayo by internet na new person, no? And o kaya may mga pinag-aaralan kayo ng situation na maaring trabaho o kaya a love life, ganyan, maaring ganun, a new love, no, sa nakita ko dito, na gusto niyong gawin sa buhay, no, sa nakita ko. May mga pangarap ako nakikita dito na kailangan mo atang ipaloo, pina-follow mo na, no. Siguro iba dito magte-take a risk sa buhay nila, no. Siguro iba dito mag-aaral, back to school, or may aaralin, may i-develop, ganyan. Nakikita ko rin na hindi yung basta you need to keep moving to reach your goals. Nakita ko naman na tuloy-tuloy ka naman dito sa goals mo, kung ano yung gusto mong gawing goals. Yan, medyo tuloy-tuloy lang, no? Kung ano man yan. Iba dito nangangarap na mag-success kayo sa social media. Yun na nakikita ko. Parang nandun kayo sa situation ngayon, iba dito gusto mag-social media, either YouTube, Reels, TikTok, ganyan. Pero iba dito hindi ko pangarap nyo na gusto nyo mag-success doon sa nakita ko dito, tuloy-tuloy mo lang. Kung yun talaga yung fashion mo, why not? Siyempre, kailangan din na medyo pag-aralan po yung mga situation na sa nakita ko dito. Kasi sa iba dito, hindi ko nakikita yung success. Oo, pangarap. Pero I hope, no, alam mo, someday, no, makuha mo yung ano na to, yung pangarap mo, kung ano mang pangarap to sa buhay mo, no? May mga sitwasyon ako na nakita na hindi ko nakikita yung achievement. Siguro yung iba dito, mayroon ko yung ginagawa ngayon na hindi nyo nakikita yung pag-angat. Kaya ngayon, you want to try yung iba namang situation. O yung iba namang, halimbawa, iba namang trabaho. Yan, halimbawa, may trabaho ka ngayon, pero hindi ganun kalaki yung sahod, o alam mo na hindi ka nagsasucess doon, parang magtatry ka ng ibang direksyon. O halimbawa, when it comes to a social media, nakita mo na hindi naman nagsasucess, at hindi naman, kung ano man social media yan, at hindi naman nagiging good ang kinalalabasan, parang
itatry mo siguro na mag-iba ng decision or mag-iba ng mag-try ng another, no? Halimbawa, sa YouTube, ay, hindi ako pang YouTube, siguro magti-TikTok na lang ako. Ay, hindi ako pang TikTok, siguro magre-reels na lang ako. Maaring ganun. O kaya, sa trabaho, ganyan. Ganun din. O kaya, sa relationship, ganyan. Maaring may mga past relationship kayo na hindi naman nag-success and now you are jumping, ginag-jump na kayo sa passion nyo, no? Kumaga, nagkaroon na kayo ng new direction. Yan, sa sarili nyo. Sa nakikita ko sa ngayon sa'yo, oo, andun yung you want to fight. And huwag kang susuko, huwag kang susuko sa lahat ng nagiging battle o hamon ng buhay mo. Kasi, tandaan mo, you are the survivor. Make a new plan, no, sa nakita ko. Make a new plan sa buhay. Kasi nakikita ko dito, parang nahandun yung parang may mga sitwasyon kayo na bumitiw na kayo. Nagparaya na kayo. Kumbaga, andun yung mga... may mga sitwasyon din na na-stuck kayo, ganyan, no? Parang may sitwasyon dito na hindi talaga nag-success, hindi yung mga strategy, hindi naging patok o hindi naging maganda, yan, yung mga pagpaplano, hindi nagtagumpay, kumbaga, sa nakikita ko dito, no? Mm-mm. And then, nagkaroon ng mga, nagka-delay, kumbaga, no? Yung with come to success, nagka-delay, yan, may mga sitwasyon na nag-stop. May mga sitwasyon na nag-stop. Halimbawa, you want to plan na pagbabago, pero hindi pa siya nangyayari. No, maaring ganun. Siguro, basta keep fighting lang, kailangan mo lang lumaban. No, kailangan mong magkaroon ng ano, ng clear path dito. No, you need mag-think ng positive. Basta continue ka lang sa direction to find kung ano talaga yung gusto mong goal sa buhay mo, no? Mm-mm. Kasi merong iba sa inyo dito, nakikita ko, may mga ginagawa daw kayo na pointless. Mm-mm. Parang may sitwasyon kayo na hindi naman magiging maganda yung kinaririsulta o hindi naman na alam mo or walang kalalabasan na magandang resulta pero andun kayo. Mm-mm. Halimbawa, isip kayo ng isip ng pagbabago. Halimbawa, isip kayo ng isip to make a new beginning pero wala namang kilos. Pointless, di ba? Ba't nag-isip pa kayo? Ganun. Halimbawa, may YouTube channel kayo or anumang social media yan pero hindi nagsasucces. Parang hindi nagkaroon ng bagong pagplano. Parang siguro in-stop nyo o kaya sa lab, maaaring in-stop nyo, nagkaroon ng parang hindi ayaw nyo nang maghintay. Parang ganun. Sa isang sitwasyon, alam mo naman na hindi naman din mag-work na. O kaya, nagparaya na kayo. O kaya gusto nyo bumitiw sa isang sitwasyon o bumitiw na kayo. Yan ang nakita ko. May nakikita rin ako dito na maaring may na-confine. No? Siguro hindi kayo lahat, pero nakita ko may mako-confine. Sa nakikita ko sa'yo dito, okay, siguro in the past, may mga nangyaring mga hurt, ano, nakita ko dito, may mga nangyaring nasaktan ka, yan, parang, o kaya ngayon, medyo, siguro hindi stable yung feelings mo o yung sitwasyon mo kasi you still hurt, no, sa nakikita ko dito. Maga, may mga nangyari na nagkaroon ng disappointment, lalungkot, nasad, maari nagkaroon ng hindi, naging magulo ang utak, ganyan, nagkaroon siguro ng separation, o may mga nangyaring depression o hindi masaya. Mm-mm. Nagkaroon siguro ng mga pag-aaway, malaki o maliit, kanya. Sa iba ganun, siguro something lost, no, may nawala, maaaring ganun. And then, nakita ko rin naman na you need to learn dito sa mga sitwasyon na to. Pag-aralan mo maigi at alamin mo maigi, bakit nangyari, anong gagawin, yung reason, and ano ba tawa? Tama ba ko?
kailangan maging advantage kasi yung ano mo eh, yung thinking mo eh. Halimbawa, pag ginawa ko ba to after 1 year, kailangan you have an objective. Kailangan may layunin ka. Halimbawa, after 1 year, gusto ko ma-achieve to. Ganun. Kapag hindi nag-work yun, kailangan mo mag-change ng decision sa buhay. Kailangan mo mag-change ng mga rules. No? To make a new beginning uli, ganyan. Kailangan ng transformation, baka medyo may pagkaluma na yun, mga ganun. Yun, medyo yung mga kailangan ng, kasi sa part natin ngayon, kailangan sumasabay ka sa habis ng buhay eh, no? Kailangan sumasabay ka kung ano yung hitik eh. No, yun ang nakikita ko eh, when it comes sa social media. Kailangan kung ano yung hitik sa'yo, dun ka, no? Kung sa iba naman to, kasi nandito ka sa part na naghihintay ka ng tamang panahon. Naghihintay ka ng mga resulta. Yan, halimbawa nag-aaral kayo. Naghihintay ka ng resulta dito, nag-exam ka, maaaring gano'n, nag-exam ka o nag-aaral ka. Naghihintay ka ng reward or naghihintay ka ng growth dito sa mga ginagawa mo sa ngayon, sa nakikita ko. Siguro, yung iba dito, may ginagawa na parang ina-analyze muna yung mga situation o kaya may mga progress. Siguro, we need to learn how to strategize yung mga sitwasyon. O kung may mga nangyaring in the past na hindi nag-click, no? Relationship man yan, trabaho man yan, business man yan, kung ano man yan sa buhay mo. It's time to transform, di ba? Kailangan pumulot tayo sa mga nangyari in the past na anong mali, bakit nagkaganon, and then we need to change. Yun na nakita ko. Para magkaroon ng ano, and saka kailangan din natin ng determination eh, dito, no, dito sa sitwasyon na to. And we need to be patient, we need to be patient sa lahat ng bagay, no. It's time to awake, make a new beginning sa nakita ko. If ever talaga na ganun at hindi na naging maganda yung resulta, we need to take a risk. Subok ulit. Subok lang ng subok. Try and try until we succeed. Diba? Ang kailangan mangyari dito. Kasi minsan nakikita ko sa inyo, nagiging ano kayo eh, nagiging emotional. Andi yung minsan siguro, nagiging mainit yung ulo nyo, no? Sa nakikita ko dito. Siguro, I don't know, parang ganun siguro, tingnan natin. Parang may lungkot. Hindi ko nakikita yung saya sa'yo, no? Siguro, start a new beginning. Kailangan mo ng transformation. Kailangan. Kasi may tao ako nakikita, maybe you or ikaw or a past person, no, na may tao na masasaktan o may nasaktan na. Maaring ikaw or may tao na nasaktan. Maaring nanay mo, malapit sa puso mo, maaring ate mo or ikaw, ganyan. May tao na nasaktan or masasaktan. Maaring ikaw to ha, o ibang tao. Yun ang nakita ko. Kasi nakikita ko yung parang nagkaroon ng lungkot, self-doubt, lack of clarity when it comes dito. Parang ang nanghihina, parang walang sigla, ang nakita ko dito. May taong ganun na nakikita ko na parang nasaktan, na hurt. May tao na nawawala na lang, parang feeling hopeless. Hopeless. Oo, yun ganun. Hindi ko alam kung hindi siya masaya, parang hindi siya masaya eh. Sa nakita ko, baka may depression, no? Nade-depress sa nakita ko dito. Kasi yung sadness, tsaka yung ano eh, yung sorrow, yung lungkot na handoon. Sa kung may mga na ospital o mga na ano, na confined for something. Sa nakita ko, hindi pa siya, hindi ko nakikita na magkakaroon ng recovery pa sa ngayon, no? Sa nakikita ko. Ang nakita ko lang, parang may tao ako nakita na need mag-change ng food,
Oo, ang nakita ko ganun, tsaka mag-take ng exercise, no? And then sa nakita ko rin dito, siguro yung iba, mahilig kayong mag-cooking, or mahilig kayong magluto, mahilig kayong kumain. Baka may na, iba dito, baka may nakakahiligan kayong kainin. Maaring ganun sa iba. Pero iba, nakita ko, it's time to change sa mga food and take an exercise, no? Sa nakita ko dito. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga sinusuportahan ka, no? May sinusuportahan ka. Or maybe sa iba dito, baka may sumusuporta sa'yo. Ikaw or may sumusuporta sa'yo. Yun na nakita ko. Nakikita ko naman yung effort dito sa sitwasyon na to. Kasi may tao na walang kilos. Or, titingnan ko. Ano pwede ko malaman? Okay. Ibig sabihin, sa iba dito, may mga maaring may mga nag-away, alimbawa, may mga magkakapatid na nag-aaway-away o magkakasamahan at sa trabaho na hindi nagkakasundo, kaibigan man yan, o ano man yan, may mga tao na hindi, o magkakapatid, maaaring lima kayo, o family member of five. Yan, nakikita ko. Maaaring eight sa iba. Ganyan. And then, or six sa iba, no? Maaaring ganun, sa nakikita ko dito, parang handuin yung nag-aaway-aaway kahit hindi nakaintindihan, or maaaring ikaw, pero nakita ko na yung lahat is nagkaroon na ng, kumbaga nagkaroon ng peace. O nagkabati-bati. Ganun sa nakita ko. Nagkabati-bati. Parang hindi na lang magkukumpronta. Ganyan. Parang biglaan na lang nagbati-bati. Ang nakita ko. Parang biglaan na lang nag-support to each other. Yun ang nakikita ko. Nagkaroon din. O kumbaga natapos na yung mga paghiduwaan, galit, puot. Yun. Parang mas naintindihan nila yung o kaya may mga tao o mga malalapit sa puso mo na medyo malalayo sa'yo, pero ngayon nagkaroon na ng one big supporters mo, no? Maaring gano'n, nagkaroon na ng suportahan, maaring gano'n sa iba, no? Sa nakikita ko. Kumbaga, may mga situation ako na nakikita na nagkaroon ng pagkakaisa, yes, nagkakaroon ng pagkakaisa dito. And because of the person na, I don't know, hang siya, hang siya, hang siya. Siguro we need to give more effort dito sa sitwasyon na to, no? Kung ano man to. I don't know, ganyan nakikita ko. Kailangan may perspective tayo, no? Para sa kinabukasan. Kumbaga, pananaw sa kinabukasan. We need to accept kung ano man ang mga magaganap o mangyayari sa buhay natin. We need to accept, syempre, also learn, no? Diba? Kasi kailangan focus tayo sa isang situation, eh. Sa isang sitwasyon para ano natin, ano ba to? Para mag-give natin yung effort natin doon. Diba? Kung halimbawa ikaw, halimbawa lima kayo. Yung apat, hindi sila focus kasi medyo magulo ang isipan nila. Tapos ikaw din sasabay ka. Wala na magiging direction. Kailangan isa sa inyo, focus and dedicated. Nandiyan yung determination, di ba? Kung lahat kayo mawawala ng pag-asa at hindi kikilos or hindi magkakaroon ng pagpaplano, no, or something ganun, wala na, walang mangyayari, di ba? Kailangan isa sa inyo, ano, matibay. Tibayan, no? Iba dito talaga nandun yung part na parang gusto nyo munang mag-isa. Gusto niyo munang ayaw mo na makipag-socialize kasi because of the frustration, ganyan, nagkaroon kasi ng isolation, eh. And yung isa dito, nakita ko na they want
independence, gusto mo na magiging independent, no? Gusto mo nang isa, ganyan, alone time. Yan. May nakatala na ako na nag-cheat, maybe ikaw, ganyan, chini-cheat mo yung sarili mo, baka nagsisinungaling ka sa sarili mo na you're okay but not, no? Maaring ganun. O kaya, there's a person here talagang may nangloko sa'yo. No? Mm-mm. Handa yung part na you listening sa... Ang gulo ng utak mo eh. Sa ngayon, ang gulo ng utak mo eh. No? Siguro, ang daming option. Ang dami mong gustong gawin o ang dami mong wishful thinking na gusto mong gawin sa buhay mo. No? Sa nakita ko dito. Sa iba dito, nagkaroon ng third party. Then, nakita ko nga ganun, siguro yung ang dami mong wishful thinking, kaya baka nag-i-illusion ka, nagde-daydream ka, ang dami mong gustong maganap sa buhay mo. Kaya ka siguro, you want to be alone muna, sa ganun. Oo, nag-isolate ka muna sa sarili mo. Mm-mm. Para maging matapang, yun nakita ko. Mm-mm. Ano pwede niya pong gawin dyan? I hope. I don't know, pero yun ang nakita ko eh, no? May mga lungkot. May mga lungkot ako nakikita sa'yo. Ayoko naman mag-isip ng masama, pero siguro it's kailangan ko ding sabihin yung nakikita ko. Sana wala talagang nawala. No, yun lang ang para sa akin. Hindi ako nag-ano ng negative dito. Kasi this is my mission eh. Sabihin yung nakikita ko. I need to listen to my intuition. 'Di ba? Kasi bakit pa ako nilagay dito na ni universe? 'Di ba? To give advice sa inyo, syempre, to give a warning. 'Di ba? Pero kung hindi niyo ma-accept yung mga words na sasabihin ko dito sa reading, okay lang. Okay lang sa akin 'yun kahit hindi niyo tapusin. Mm-mm. Kasi the more kasi na ang dami kasing negative eh, no? Ang daming negative. Mm-mm. Ang daming hindi nila tanggap yung nadidinig nila sa sinasabi ko. Sino ba may gusto? Ako ba sa tingin niyo? Sorry ah, sinasabi ko lang, hindi ko gustong magsalita ng negative. Pero I need nasabihin ko sa inyo yun. Kasi this is my mission, no? Siguro, kahit naman kayo, kung may mission kayo sa buhay, di ba? Sasabihin nyo. Kailangan natin magpakatotoo eh, no? In a good way, di ba? Ako, in a good way, para maging malakas kayo, para ihanda kayo sa mga mangyayari sa buhay nyo. No? Sa nakita ko ito, hindi talaga yung lungkot, nagkakaroon mga disappointment, ganun. Well, ano na lang, hindi ka man kumpleto sa ngayon or hindi ka man magiging kumpleto, kailangan mo tatagan yung sarili mo, ha? Mm-mm. Kasi hindi lahat ng pinangapangarap natin sa buhay ibibigay ng taas eh. Mm-mm. Kumbaga, yung mga mangyayari sa ating buhay, challenge yun. Kumbaga, iniyahanda tayo. Diba? Iniyahanda tayo ng taas para sa mga next mission natin. Sa mga next na tatahakin natin challenge, no? Yan. Mm-mm. Talaga may makikita-kita talaga. Yes, may makikita-kita. Arigato namase, God bless.